Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Napakahalaga na mayroong maliwanag na manual kung paano yung operate ang isang samahan. No? At maliwanag po na tayo po ay nasa isang samahan. No? Totoo po na marami mga tanong tungkol sa pananakasulatan, maging bago, lumalang tayo sa pananampalatay. Marami pa rin tayong gustong malaman at mga tanong na tila hindi pa nasesetel. No? Pero maliwanag po sa pananakasulatan na ang mga katanungan tungkol sa kung papaano iaayos ang isang samahan. Ang tawag ang tinutukoy ko po dito ay ang ating samahan na makikita po natin sa ating binasa kanina na ayon sa kasulatan ng sumulat ng Lucas at maging ng aklat ng mga gawa ay niliwanag doon ang manual of operation ng katawan ni Kristo. At kapag titignan po natin sa pagpapaliwanag ng pananakasulatan sa verse 1 pa lang, ay I have built with all that Jesus began to do and teach. So niliwanag po dyan isang Lucas na ang kanyang binabanggit na mga bagay sa aklat ng mga gawa ay patungkol sa itinuro ng Panginoon Jesucristo at sa kanyang mga ginawa. Nagpapatunay ito na niliwanag niya ang mga bagay-bagay patungkol sa kanyang katawan. Kapag tinignan po natin sa salitang Grego, yung katawan, ito ay Ekklesia. Ang salitang Ekklesia, noong unang mga panahon, sa panahon ni Jesus, bawat samahan, spiritual man o hindi, tinatawag siyang Ekklesia. No, hanggang ang ating mga scholars ay inadapt yan na gawing Ekklesia yung tinatawag na church. Ang ibig sabihin ng Ekklesia, the called out, no? Mga tao na tinawag mula tayo bilang Ekklesia, tayo yung mga tinawag mula sa kasalanan at ngayon din ay tinawag tayo sa isang purpose. No? Kaya nga maliwanag sa pagkita kasulatan na ang ilan sa mga bahagi o manual of operation, ngayon yung buong aklat ng mga gawa, yan po kung papaano i-operate natin ang kanyang katawan o ang Ekklesia. Ang bawat isa po sa atin, ang tawag po sa atin ay Iglesia or Church. Pakisabi niyo nga po sa inyong katabi, I am a church. At dahil tayo sasama-sama, ang tawag mo po sa atin ay local church. No? At tayo ay bahagi ng isang universal church. May mga kapwa po tayo simbahan sa Amerika o sa iba't ibang lugar, ang tawag din po doon ay church. Ngayon ang bahagi ng manual of operation, ang una dapat natin makita dito ay yung founder. Yung Mateo 16, ang sabi dyan, ay Jesus is the beginning of it all. Na kausap niya po dyan si Pedro, at ang sabi niya kay Pedro, you are Peter, and upon this rock, tinuturo niya po yung kanyang sarili, I will build my church. No, at magpatuloy tayo ng pag-aaral sa mga nakasulatan, sinabi ni San Pablo kung sino yung ulo ng Iglesia at ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So ang founder ay walang iba kundi si Jesus. At bilang founder, bilang ulo, siya po ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na pwedeng gawin at isagawa ng kanyang katawan. Kung mayroon mga programa tayong iisip, mayroon tayong mga activities na gagawin, kung mayroon pa tayong outing, mayroon tayong kainan, dapat po lahat na iyan ay ina-approval na Panginoong Jesucristo being the head. Diyan sa verse 3, makikita po natin na inangkin at ipinakita yung mga bagay na mga proofs, no, mga katibayan na hindi namin pwedeng i-question ang ating founder. Dahil mismo ang Panginoong Kristo, nagpakita siya ng kanyang halimbawa kung ano ang kanyang mga ginawa mula pa sa aklat ni Lucas, no, chapter 1 hanggang dulo ng Lucas chapter 24. Yung dulo po na San Lucas, yun po yung beginning ng aklat ng mga gawa. At kanawa, dinakailangan na sabi ng manual of operation ng mayroon itong vision, mission, and goals. Ang vision, mission, at mga goals ng isang association, yun
yun yung dahilan bakit siya nag-exist. Kaya siya nag-exist, iyon ang bumubuhay sa kanya, yun yung breathing niya. Now we are here to proclaim and to witness for Jesus. At makikita natin yan sa mga nakasulatan mula kay San Marcos, mula kay San Mateo, go and make disciples among nations. So maliwanag, walang duda na alam po natin bakit tayo humihinga. Humihinga ka hindi upang magtrabaho, humihinga ka hindi upang gumawa ng mga bagay para kunin mo ang sarili mong ambisyon. Humihinga ka hindi upang gawin ang mga naka-schedule mo na isang taon mo lang binalak. Hindi po yan ang dahilan. Ang iglesia ay nag-exist para sa kanyang vision, at ang mission niya, tinatag po natin ng Great Commission, ay walang iba kundi go and make disciples among nations. Bakit? Kasi nga po, ang gospel ay walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. No, ang gospel po ay walang iba na kasentro ito sa Panginoon Jesucristo at sa kanyang mga ginawa. Yung kanyang po ginawa ay ang gospel. No, kasi kung si Jesus lang, ay hindi po gospel yon. Kaya nga pinadala po siya ng Ama para bumaba, umaki sa katuparan niya yung gospel. At ito nga po ay yung sacrifice niya, yung kanyang pagkamatay, yung pagkabuhay niya mag-uli, na naging ating pundasyon upang tayo naman ay magmana ng biyaya ng gospel na ito. No, dito po sa atin binabasa sa aklat ng gawa, ang tagpo po na yan ay pinaka-climax sa buhay ni Jesus. Yung seven last words po, ito po yung mga huling sinabi niya habang siya pinakapako sa cross. Kaya yung mga sinabi po ni Jesus, sa loob ng 40 araw pagkayaan niyong mag-resurrect mula sa mga patay ay hindi po namin pabibilang. Pero yung mahalaga po ay nakasulat. At ang pinakamahalaga ay sa tagpong ito na mag-a-ascend si Jesus patungo sa langit, ang binigkas niya ay iyang bagay po na yan. No? Na yung vision and mission ng simbahan. Pero ang mga mananampalataya, verse 7, and he said to them, it is not for you, sabi po ito ni Jesus, kasi yung mga alagad, sinasabi sa kanila yung vision, ang isipan ng mga alagad, iba. Ang tanong ng mga alagad, sinasabi ni Jesus na kinakalaman, pangaral mo, nagpapalita ng kaligtasan, ang sabi ng mga alagad, kailan po ba darating yung bakas? Kaya sinaway sila ni Jesus, and he said to them, it is not for you to know the times of the seasons. Mahalaga na alam natin na tayo ay mga nasa huling araw na. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ipinapakita dito ni Jesus, yung gospel ay dapat natin makipangaral. Alam niyo, madalas kumisan para tayo ang mga disipulo, na imbis na tayo ay mag-major, sa major, minaminor natin yung major, minimajor natin yung mga minor. Tama lang na makapagtalitanin ng mga bagay matungo sa salita ng Diyos, pero madalas napapag ito din yung diskusyon, maraming mga panahon niya na nilalagay natin dito. Hindi po yung masama, pero yun din ay mga mahalaga. Pero kung doon na nakatuon ang ating mga buhay bilang mga mananampalataya at katawan ng Panginoon sa puso, tila po ata tayo ay namamali. No, dito po sa verse 10, kung atin po mababasa, nababasa ko na, they were looking intently up into the sky as he was going when suddenly two men dressed in white stood before them. No, nung pagkiyak na sa climax, ano kaya yung maramdaman kung isa po kayo doon sa mga huling sandali ni Jesus sa lupa, paakyat siya. No, at nakakanoon niyo ang mga disipulo, tinitignan unti-unti umaakyat si Jesus. Na-imagine ko yung mga disipulo na ang tagal ng nakamulala, ang tagal na nakatingin sa langit sa pagtaas ni Jesus. Bakit nila kailangan pang ipadala yung mga anghel, dalawa? Kapag sabi niya sila, Hoy! Yung nakita ninyong pataas ng Jesus, bababa rin yan gaya ng pagkakita niyo sa kanya. Hoy! Huwag kayo
ipinapagawa sa inyo ng Panginoon sa Kristo. The disciples were concerned about the cold act. Yung phase 1, hindi natin makikita sa lupa ang Paris of Kristo, and the saints will go up to be raptured on the air. Yung the second coming na sa lupa, yung second phase na tinatawag, doon natin makikita. Ayun na yung concern ng mga alagad. At hindi naman masama yun. Pero kung yun lang ang concern namin at tayo ay nakamulana, wala tayong ginagawa, kinakailangan pa bang ipadala anghel at tayo ay maalalahanan. Marami pong mga maling kaisipan, no, patungkol po sa pagbabahagin ng salita ng Diyos. No? Sabi ng iba, mahirap kasi gawin yan. No? Nakakatakot, baka kung ano masabi ko. No? At kaya, ang demonyo naman, gagawin niya lahat ng kanyang magagawa para hatlangan ka, para hindi ka magbukas ng iyong bibig. Ano? At ang sabi ng iba, kasi parang nagpo-proselyte ka. Katuwiran ng maraming mga kasi, may respeto ko naman ang pananampalataya nila, kaya na lang namin sila. Mga kaisipan po, natila, parang tama, no? Pero ewan ko, kung ito nga ay sumasang-ayon sa ating misyon na tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi naman ang iba, para lang sa mga pastor niya, para sa mga leaders, tandaan po ninyo sa banal na kasulatan sa atin ng mga pag pinagpatuloy po natin ang pag-aaral, ang sabi ni Jesus, and you will receive power after that the Holy Ghost has come upon you. Ilan po yung pinagsabihan niya roon? Sa chapter 2, makikita natin 120 yun. Hindi po 12 yun. 120, kasama yung mga babae, kasama yung mga kapatid ni Jesus, kasama yung 11 apostoles. At kung buhay ka roon, kasama ka roon. Kung Nicole, Jimmy, ang iyong pananampalataya. Daw, maisip po natin na tayo ay kwalipikado. Amen. Sabi niyo naman sa katanin niyo, kwalipikado ka bro. Kwalipikado ka, bakit? Una, dahil ikaw ay nag-recipient ng biyaya at ng habang ng Panginoon. Ikaw na hindi ka dapat dapat. Ikaw na matigas ang ulo. Ikaw na maraming ginagawa kakulitan at kabalian. Biyaya ng Diyos ipinarami sa iyo. Dapat kang ipako sa krus ang habag ng Diyos ibinigay niya sa iyo. Nasa iyo mga kamay ang napakagandang testimony. Huwag mo itong ipagdamo. Maraming mga binago sa banal na kasulatan pero nagkakasundo ang Panginoon Jesus Kristo at ang maraming mga scholars. Ang pinaka-best na may nakel ay yung isang tao na kasalanan nagsisi at talagang nalampalatay sa Panginoon Jesus Kristo genuine at ipinakita yung bunga ng kanyang pagsisisi. At ikaw yun. Wala ikaw ano po? At kayo yun. Walang duda, kayo po yun. Kaya nga sabi ko na nakasulatan nang magsisi po si Haring David, tinawag niyang godly. Sa bagong tipa, ang isisang bagong, ang tawag niya sa mga Kristiyano, mga tunay na nananampalataya sa Panginoon, saints. Banal. Hindi ka po mukhang banal. Kayo po ay banal. Amen? Kung paano pa'y nakipag-ugnayan sa ating kapwa, ay nakabase kung ano ang pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kaya daw maniwanag sa bawat isa, nakilala natin ang ating sarili, ang ating tunay na identity sa Panginoong Jesucristo. Ikaw ay tunay na reconcile sa Panginoong Jesucristo, kaya qualified ka na maging reconciliator. No, ikaw ay, ano sabi dyan, qualified ka na maging ambassador ni Kristo to reconcile the sinners back to God. Amen? May isang anghel, hindi ko papangalanan. May isang anghel
dengan ulat, nasa lubong niya si Jesus sa langit, ay Panginoon Jesus, narito na po pala ang salamin. Ano kaya ulit yung akin? Hindi niya alam. Tapos na po ba ang ministeryo ninyo sa Roma? Yung ipinapagawa ng Ama, tapos po ng wika ni Jesus. Pero, yung epekto nito dapat nagpapatuloy. Eh, paano po yun, Panginoon Jesus? Hindi, kasi marami na ako doong bibig para magsalita para sa gospel. Marami na doong kamay para umabot sa mga nakikinig. Marami na doong mga paa. Beautiful are the mountains are the feet of them who brings good news. Ikaw po yun. Kayo po yun. Tayo po yun. Yumuko po tayo, Ama naming banal. Salamat po sa iyong biyaya na makapakinig kami ng magandang balita. Share Jesus. Subscribe and share. Paraclete TV. Go, go, go.